gabi po ating mga kateteng. Marahil eh napanood yun naman sa social media nangyari sa isa nating kaibigang vlogger na si Sir Lloyd Cadena. Bilang eh tayo nagsisip ng vlogger at vlogger na rin po sa panahon ngayon, kaya ko po si Big Boy, isa rin pong bagong vlogger na may vlog na Big Boy Vlog, kaya nagpapahatid po ng isang pakikiramay sa ating kapwa vlogger na si Lloyd Cadena. Ay talagang nakakalungkot naman sa isang tao na gumagawa ng paraan para sa kapwa. Nakita naman ginamit na kapatid ang puso ni Sir Lloyd Cadena. Nakita naman natin, nasaksihan naman natin yung mga kanyang kawanggawari sa kapwa. Mga share yung mga biyayang kanyang natatanggap, naisishare niya rin sa iba, papapamahagian niya rin yung kapwa-tao. Kaya nga mga kateteng, mga sumusubscribe sa akin, nagbigay ng subscribers na subscribe sa aking YouTube channel, eh tayo po yan magbigay lamang po sa ating Facebook na magpatid po tayo ng pakikiramay sa ating kaibigan na isa rin vlogger na si Lloyd Cadena. Sir, bagamat ako yung nagsisimula pa lang, ito lang, pangarap ko rin na kung ako maging tituladong vlogger o maging kilalang vlogger, magpakamit ko yung kinukuha ng requirements ni YouTube, doon sana gusto ko sana talaga na makalaborate yung mga vlogger na mga veteranong vlogger, mga naunang vlogger, mga magagaling na vlogger. Talagang pangarap ko yun na makaharap ko sila o makalap. Kaya sana naman pong magbibigay sa atin ng paalala at magbibigay po sa atin ng panandaling kalungkutan na nangyari nga po dito sa sabi na natin nga tawagin na natin industriya tayo ng vlogger dito sa YouTube channel. Bagamat hindi man tayo television na sa YouTube site tayo, tayo na yung nagiging tagapagpasaya ng ibang netizen o mga tao na hawak kaya cellphone. Tayo na yung nagiging panandali ang artista nila, diba? Kung sila'y nalulumbay, kung sila'y gusto ng mga pampatanggal stress, pampagood vibes, tayo na yung nagbibigay sa kanila ng mga detalye na yon, ng mga content na yan. Kaya isang kaibigan na si Lloyd Cadena, nakakalungkot na isa rin siya sa mawala na nakapagpaligaya sa tao, nakapagpawala ng stress. Kaya Sir Lloyd Cadena, kami po, ako po at ang pamilya ko po, Benamir, ay nakikiramay po sa inyo sa nangyari po sa inyo. At God bless po, sana po ay maging masaya po kayo kung saan po kayo ngayon. At alam po namin mga vlogger na ang isang vlogger ay ayaw ng kalungkutan sa kaisipan. Ang gusto lagi ng isang vlogger ay makapagpasaya ng tao, makapagbigay ng good vibes. Kaya naintindihan namin o naintindihan ko po na huwag naman tayong masyadong maging mas malungkot at baka ayaw yan ni Sir Lloyd Cadena. Hindi naman siguro niya ibig na maging mas malungkot tayo na isang bilang vlogger din tayo. Mahirap na pakita natin sa kanya na tayo ya sa labas na ay malungkot na malungkot. Bigyan din natin siya ng saya. Saya na pakikiramay, hindi yung saya na masyadong malungkot. Pasensya na po kayo kung dialog ko eh parang kung hindi nyo man po ma-pick up masensya na po sa kapatid sa salita po sa akin tayong mga vlogger ang baon natin ikasiyahan sa puso at ito ihipan natin sa ating mga netizen sa ating mga subscriber yung mga pagpasaya tayo kaya sana ang hindi naman natin sa pakikilapay nga kaya sera Lloyd Cadena ay
nakakalungkot po sa isip, sa puso, pero huwag natin ipakita sa mukha na tayo yan. Talagang malungkot na malungkot. At yun nga sabi ko, baka ayaw ng Sir Lloyd Cadena yung mga ganyang bagay. Asa na po mga kateteng, magbigay po tayo ng pakikiramay kay Sir Lloyd Cadena, kay Sir Lloyd Cadena. At talagang ang Diyos ay doon ka lang, doon ka lang. Pagbibigyan pa ng panandali ang buhay at bibigyan talaga tayo ng Panginoon. Kaya itong gabi na po, talagang nalaman namin, pati ang mga anak ko, talagang nagulat kasi pinapanood nila si Sir Lloyd Cadena. Kaya alam niyo nga, sobrang kalog, sobrang daldal. Sabi nga ng anak ko, gayahin ko daw. Sabi ko, hindi, real talk. Hindi naman ako yung content ko, hindi naman ako si Sir Lloyd Cadena. Siya ay talagang biyasa na rin na vlogger na magpapadala ng mga kasiyahan sa ating isip at puso. Kaya Sir Lloyd Cadena, kami po'y nakikiramay sa iyong pamilya at nakikiramay po kami sa mga subscriber at mga tagahanga ni Sir Lloyd Cadena. Patuloy pa rin po tayo nga sumuporta sa mga bagay na kanyang mga ginawa. Sana balang araw meron din ang mga ibang gagawin na gamitin ang puso sa ating natatanggap na biyaya mula sa subscriber natin. Share natin sa iba at para maging maligaya po tayo. At kaya kung tayo man din ay mawala sa mundong babaw ay meron tayong maiiwan at alaala sa mga ating kapwa at sa ating mga subscriber na nasabihin nila sa puso nila, sa isip nila na hindi tayo nagkamali na nagbigay tayo ng isang subscribe yan na sa tao na yan. Nakita naman natin yung pagtitiwala natin, ayan, nakita natin, nakasubaybay tayo bilang isang subscriber sa kanyang mga ginagawa. Kaya nga po kaya sabi ko nga, mahirap maging vlogger talaga. Mahirap. Paano mo dadalhin yung content? Paano mo papakita sa tao yung content? Di ba po yung layunin mo sa vlog na yan? Bukod sa prank, bukod sa mga gawain na gusto mo sa kampa, paano mo papaniwalain ng tao na talagang ang puso mo ay may pagtulong? Anong basihan mo? Kailangan may pruweba ka. Kailangan meron ka talaga na ipakita sa kaila na hindi ka lang ngayon gumagawa ng mga ganyan dahil ikaw ay isang vlogger. Hindi mo lang ginagamit yung content na yan dahil gusto mong maging isang vlogger. Kaya ipakita mo na wala, hindi ka pa vlogger, tinungtong mo na, narating mo na yung mga bagay na yon. At kaya ngayon, binibigay mo siya bilang isang naging vlogger ka ngayon. Yung mga bagay na nagiging content natin. Opo, eh, nakita naman natin, di ba si Sir Louis, yung tagang komedyante, ay tagang sasakit din ng tenga mo, ay ang sasakit din ng tiyan mo, kakatawa sa pag sila na bumabanat, pag siya na bumabanat. Opo, di ba po? Eh, tayo naman, may mga content naman tayo, panahon kasi tayo ng COVID, kaya yung content natin, nung pang wala pang COVID, hindi nila natin ngayon dito sa panahon ng pandemic na ito. Kaya ako, medyo parang hindi pa ako na ba-vibes dun sa gumawa ng mas mga prank, yung marami pang prank. Kasi ang panahon natin ay sa pandemya. Sa bagay na kailangan din ng mga subscriber natin na katuwa naman sila, makagawa tayo ng kakatuwang galaw. Kakatuwang nga vlog, nakatuwa ng mga dikit pera, di ba? Eh, matuktungan natin, mabigyan natin ng ng kasunod. Kaya nga po, ako bilang isang bagong vlogger, pinanonood ko po yung mga veteranong vlogger. Lahat po sila pinanonood ko. Lahat po yan. Lalo si Tokomi. Yan. Kasi, totoo lang, si Tokomi, napakalakas ng loob. Napakagaling. Talagang bilib ako dyan. Kahit sa mga mall na banat nila. Banat niya, talagang bilib ako. Ang galing ng ano niya, taktika niya. Ang galing nilang magkakapatid. Ato, sa mga ano naman po, yung mga kikay na vlog eh, si Lloyd Cadena na talagang napapalagi sa swimming pool, naligo sila sa swimming pool, talagang tawantaw ako sa kanila, yung parang
Mayroon silang question and answer tapos pag mali. Huwag mong usap tubig. Isa pa yun sa aking nagusto sa kanyang nag... Kaya po mga katete, ngayon tayo po magbigay pakikiramay po sa pamilya ng ating vlogger na si Lloyd Cadena. At pakita natin ang suporta natin sa kanya kahit sa bigyan natin siya pumanaw na. Ay tayo isa subscriber niya at tagahangan niya. Sir Lloyd Cadena, magandang gabi sa iyo kung saan ka man naroon. Magandang gabi sa iyo kung andiyan ka man sa paligid namin at kung nakasubaybay ka pa rin sa amin na bilang isang vlogger. At nawa, gabayan mo ang iyong pamilya sa tamang landas at tamang pamumuhay ngayong may pandemya. Sir Lloyd Cadena, God bless at magandang gabi po sa lahat ng nagmamahal kay Sir Lloyd Cadena at mga subscriber niya at sa mga kamag-anak ni Sir Lloyd Cadena ay nakikiramay po kami ang aming pamilya Benemir at ang Big Boy Vlog. Kami po ay mga taga-Bacoor at ako po ay taga-Bacoor. Ako po ay taga-San Nicolas sa Bacoor.